Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan. Sa pamamagitan ng videong ito, matutukoy natin ang mga kontribusyon o naging ambag ng mga natatanging Pilipino na nakipaglaban para sa kalayaan. Bibigyang halaga rin ang kanilang nagawa sa pagbuo sa Pilipinas bilang isang bansa. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti, matuto at mag-enjoy sa aking inihandang presentasyon. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Atin nang simulan ang ating talakayan. Mithiin ng bawat mamamayang Pilipino na mabuhay ng payapa at malaya. Maraming mga Pilipino ang nagpakita ng maalab na pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagpapahalaga, pagmamalaki at pagpapamalas ng angking tapang at talino laban sa mga mapangapi at mapangabusong mananakop sa panahon ng digmaan. Kabilang sa ilang mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ay tatalakayin natin sa ating videong ito. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas na tubong Calamba, Laguna. Siya ay sumulat ng dalawang nobela, ang Noli Mitanghere at ang El Filibusterismo, na kapwa naglalahad ng pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino at nagbubunyag ng mga maling pamamalakad ng mga ito. Noong Hulyo 18, 1892, itinatag ni Rizal ang Samahang La Liga Filipina. Ang samahang ang layunin ay pagkaisahin ang mga Pilipino at itaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Subalit dahil sa samahang ito, ipinakulong siya sa Fort Santiago at kalaunan ay ipinatapon sa dapitan. Sa panahon ng pamamalagi niya rito, nanggamot siya ng mga may sakit at hinikayat ang mga tao dito na paunlarin ang kapaligiran. Noong Disyembre 30, 1896, hinatulan si Rizal ng kamatayan dahil napagbintangan siyang nagpasimula ng rebelyon laban sa mga Kastila at binaril sa Bagumbayan na ngayon ay Luneta o Rizal Park. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ang nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangang, katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, ang itinuturing na ama ng himagsikan. Tinagurian siyang supremo ng katipunan dahil siya ang pangulo ng kapisanang mapanghimagsik. Mula sa isang mahirap na pamilya, maagang naulila si Bonifacio at ang mga kapatid nito. Sa edad na 14, binuhay niya ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga bastong kawayan at papel na abaniko at nagtatrabaho siya bilang mensahero. Itinatag niya ang katipunan noong Hulyo 7, 1892. Ang lihim na kapisanang kanyang itinatag ay lumaganap bago natuklasan at sumiklab ang himagsikang Pilipino noong Agosto 1896. Subalit dahil sa hidwaan ng dalawang pangkat ng mga katipunero, ang Magdiwang at ang Magdalo sa Cavite, naging nitsa ito ng di pagkakaunawaan sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo. Nahatulan nung una ng sedisyon at pinarusahan ng kamatayan. Noong 10 ng Mayo 1897, dinala si Bonifacio at kapatid na Procopio sa Bundok Buntis at pinatay. Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ang tinaguri ang utak ng katipunan dahil sa kanyang mga sinulat para sa katipunan. Kabilang dito ang kartilya ng katipunan na kinakapalooban ng mga aral at tuntunin na dapat sundin ng mga kasapi sa samahang KKK. Siya rin ang editor ng kalayaan, ang opisyal na pahayagan ng katipunan. Ginamit niya ang sagisag, napingkian at dimas ilaw. Sa kanyang murang edad, nahalal siyang kalihim ng kataas-taasang sanggunian at hinirang na tagapayo ng supremo ng katipunan. Nang pataksil na ipinapatay si Bonifacio sa Cavite, gamit ang kanyang talino ay ipinagpatuloy ni Jacinto ang pakikibaka laban sa mga Espanyol. Subalit dinapuan siya ng sakit na malaria sa edad na 24 na naging mitya ng kanyang maagang kamatayan. Marcelo H. Del Pilar.
Si Marcelo H. Del Pilar ay kilala bilang dakilang propagandista, isang ilustrado at may taguring plaridel. Siya rin ang nagtatag ng Diyaryong Tagalog kung saan binabatikos niya ang pang-aabuso ng mga praile at kalupitan ng pamahalaang Espanyol. Dahil sa tahasang pagbatikos sa mga maling gawain ng mga Kastila, inuutos ng mga ito na huliin siya. Nakatakas si Del Pilar at nagpa siyang pumunta sa Espanya at sumapi sa mga Pilipinong propagandista na lumalaban para sa reforma. Noong Enero 12, 1889, pinangunahan ni Del Pilar ang pagtatatag ng isang pangkat pampolitika na binubuo ng mga Pilipinong propagandista at upang manuwagan sa pagkakaroon ng pagbabago. Noong ika-15 ng Disyembre sa Pilipinas sa taong 1889, pinalitan niya si Haina bilang patnugot ng La Solidaridad, ang opisyal na pahayagan ng Kilosang propaganda na nagsilbing tinig ng Kilosan. Katulad ni Bonifacio, naniniwala rin si Del Pilar sa paghihimagsik. Nagpa siya siyang makipagtulungan dito, subalit nagkasakit siya ng tuberculosis at hindi na naipagpatuloy ang kanyang mga adhikain. Graciano Lopez Haina, isang Pilipinong manunulat, ang prinsipe ng mga orador, revolusyonaryo at bayaning mula sa Iloilo. Nakilala bilang patnugot ng La Solidaridad na inilunsad noong ika-15 ng Pebrero, 1889 sa Barcelona ang bayani si Graciano Lopez Haina. Ang pahayagang La Solidaridad ay naglalathala ng mga artikulo laban sa mga Espanyol. Siya rin ang may-akda ng Fray Butod na nagsisiwalat ng pagmamalabis ng mga praileng Espanyol kung kaya't nagalit ang mga ito at ipinadakip siya. Tumakas siya patungong Espanya at naging masigasig sa pagbuo ng Kilosang propaganda. Namatay siya sa Barcelona sa sakit na tuberculosis, subalit ang kanyang mga labi ay hindi na naiuwi sa bansa at nakilibing sa isang mass grave doon. Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ay isang Pilipinong general, politiko at pinuno ng kalayaan na nakibaka para sa kasarinlan ng bansa. Pinamunuan niya ang isang nabuong pag-aalsa laban sa Espanya noong 1896 at isang pag-aaklas sa mga Amerikano noong 1899 hanggang 1901. Nahalal siyang pangulo ng unang republika ng Pilipinas at nagpahayag ng kasarinlan ng bansa noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Noong Marso 23, 1901, nadakip siya ng mga grupo ng Amerikano sa pamumuno ni General Frederick Funston sa Palanan, Isabela. Nanumpa siya sa katapatan ng Estados Unidos noong Abril 19, 1901. Tumakbo siyang muli bilang pangulo noong 1935, ngunit natalo siya ni Pangulong Manuel L. Quezon sa halalan. Antonio Luna. Si Antonio Luna ay isang magiting na general at pinuno ng hukbong Pilipino na nakipaglaban rin para sa inaasam na kalayaan ng bansa. Natatangi siya sa ibang pinuno sapagkat kinakitaan siya ng talino, lakas, bilis at higit sa lahat ay husay sa taktikang militar. Dahil sa taglay na karunungan, naging manunulat din si Luna kasama ang iba pang nakapag-aral na Pilipino noon. Kalaunan ay naging kaanib siya ng Katipunan, kasama ang kanyang kapatid na si Juan Luna. Bilang isang disiplinado, masipag, matalino at matapang na general, nagbigay daan ito upang kilalanin siya ng kanyang mga kalabang Amerikano noong panahon ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Subalit noong Hunyo 5, 1899, pinatay siya ng mga sundalo ni Aguinaldo. Gregorio Del Pilar. Bayani ng Tirad Pass, ang taguri kay General Gregorio Del Pilar. Sa kanyang murang edad ay itinalaga siya ni Pangulong Emilio Aguinaldo bilang pinakabatang general. Umaga ng Disyembre 2, 1899, sinugod ang pasong tirad ng mga Amerikano sa pangunguna ni Major Peyton C. March. Bilang kanang kamay ni Aguinaldo, nanguna si Del Pilar sa paghadlang sa makipot na daan sa pasong tirad upang maantala ang pagtugis kay Aguinaldo ng mga Amerikano.
Noong una ay napigilan ng mga sundalong Pilipino ang pag-atake ng mga kaaway. Ngunit isang taksil na espiya, si Januario Galot, ang nagkalulo sa mga sundalong Pilipino kaya nakapasok ang mga kalaban. Sa araw ding iyon, nabaril at binawian ng buhay si General Gregorio del Pilar, ang pinakabatang general sa gulang na 24. Miguel Malvar. Si General Miguel Malvar ay isinilang noong September 27, 1865 sa Barrio San Miguel, Santo Tomas, Batangas. Mula sa mahirap na pamilya, kapos sa mataas na pinag-aralan ang general, kung kaya't nagpatuloy na lamang siya sa pagsasaka at pangangalakal. Sa mga panahon ng pagsisimula ng himagsikang 1896, si Malvar ang namuno sa paghihimagsik laban sa mga Kastila sa Batangas. Hinirang siya ni Aguinaldo bilang Tenyente General noong Marso 31, 1897 at naging tagapayo nito sa mga bagay na pangmilitar. Pinamunuan niya ang ilang pag-aalsa, subalit kasama siya sa mga ipinatapon ng mga Amerikano sa bansang Hong Kong nang malagdaan ang kasunduang biyak na bato. Ngunit nang madakip siya kay General Bell at nanatili sa bansa hanggang sa kanyang kamatayan noong October 13, 1911. Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay ipinanganak sa baryo ng Talaga, Tanawan, Batangas. Siya ay kilala bilang dakilang lumpo at utak ng himagsikan. Nagsilbi rin siyang tagapayo ng Pangulong Aguinaldo. Nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, tumakas si Mabini papuntang Nueva Ecija at kalaunay nadakip ng mga Amerikano at ipinatapon sa Guam kasama ng iba pang mga Pilipino. Namatay si Mabini sa gulang na 39 dahil sa kolera. Macario Sacay. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanyol at sa digmaan laban sa mga Amerikano. Pinagpatuloy ang laban sa Amerikano kahit na nahuli na si Aguinaldo. Siya ang nagtatag ng Republikang Tagalog sa kabundukan ng Sierra Madre na ang pangunahing misyon ay labanan ang pananakop ng mga Amerikano. Siya ay tinawag na tulisan o bandido ng mga Amerikano. Siya ang huling general na sumuko sa mga Amerikano dahil pinangakuan ng kapatawaran. Hulyo 14, 1906, sumuko ngunit nilinlang at binitay ng mga Amerikano noong September 13, 1907. Vicente Lukban. Pinuno ng hukbong nakipaglaban sa mga Amerikano sa Timog Luzon. Pinamahalaan ang Samar at Leyte noong panahon ng Unang Republika. Namuno sa pakikidigma sa mga Amerikano sa Balangiga, Samar kung saan natalo ang mga Amerikano. Marami pang mga bayaning Pilipino ang nag-alay ng buhay, talino, kakayahan at lakas para sa kalayaan ng bansa. Sa mga bayaning ito, utang natin ang tinatamasang kalayaan sa kasalukuyan. Isang pagpupugay, pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang mga nagawa ang dapat nating maging ganti bilang mga bagong henerasyon.